For some of you guys, no, maganda rin itong senyales kasi yung iba sa inyo, unti-unti na, lalo na kung may mga negosyo kayo, mga kapiksi, unti-unti kayong nakaka-recover sa mga sales, ganyan. And parang napapansin nyo na mas umaangat, dumadami yung sales nyo or kita, no? Comment down below if may mga negosyo kayo. Yung mga kita nyo, kumbaga parang yung kita nyo ngayong buwan, mas mataas kaysa dun sa kita nyo last month or last year, ganyan, or last quarter, ganyan. So, nakikita nyo na parang nag-i-improve, no, yung inyong mga sales, mga benta, okay? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagitang episode natin for tonight guys is Money Money Come to Me. Ito ang ating money energy reading, no, para ngayong April 2023 para sa Gemini Sun, Moon Rising Sign and Venus. Last week guys, nagkaroon din tayo ng career/pera kapalaran para sa bawat elemental signs naman. So, kung hindi kayo makaresonate dito, try nyong panoorin yun. Okay, so again, ito para sa Gemini. Shuffle ko yung cards. Hanapin ko yung money energy and yung energy ng Gemini. So, ito yung money energy guys. Medyo nasa dulo siya. Ngayon naman, hahanapin ko yung energy ng Gemini. So, Gemini, kayo ay na-represent ng Queen of Swords, guys, sa ating spread. Tingnan natin yung money energy nyo, guys, ngayong April. Combination ng positive and negative energy. General lang, mga kapiksi. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. For some of you guys, no, lumabas din yung masculine energy ng air sign sa Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, merong iba sa inyo na ipapadala ng kumpanya for business travel, no? So, or baka maging candidate kayo kasi 'di ba minsan yung mga kumpanya pinapadala nila sa ibang bansa or sa ibang parang for business yung kanilang mga magagaling na candidates ganyan or mga magagaling na representative ng kanilang kumpanya. So, yung iba sa inyo parang magkakaroon kayo ng opportunity to travel abroad or travel sa ibang bansa, lugar para i-represent yung inyong company or pwedeng for projects, mga kapiksi. And I'm sensing na ito, no, parang nagbubukas siya ng opportunity para sa inyo, mga kapiksi, kasi parang nagwa-widen, nag-expand yung inyong portfolio, ganyan, nadadagdagan yung mga experiences nyo, mga kapiksi, pagdating sa trabaho, kumbaga nagle-level up kayo kasi na-expose kayo sa mga different kind of exposure, no? Kaya nga expose. I mean, na-expose kayo sa different kinds of mga skills, no? And yung mga meetings, ganyan. Kumbaga, the more na ginagawa nyo, the more na nagkakaroon kayo ng knowledge and gumaganda din yung portfolio nyo, no? Comment down below, especially if career-oriented kayo, mga kapiksi, kung nakaka-relate kayo. Marami rin kayong matututunan sa mga ganong klase ng events kasi, kumbaga, bukod sa experience, nalalaman nyo din kung ano yung mga tama at hindi tamang ginagawa sa mga ganong klase ng events, mga kapiksi. And mas parang sa ano nyo siya, parang nagko-contribute siya sa inyong growth and development, mga kapiksi. Alright? For some of you guys, no, maganda rin itong senyales kasi yung iba sa inyo, unti-unti na, lalo na kung may mga negosyo kayo, mga kapiksi, unti-unti kayong nakaka-recover sa mga sales, ganyan. And parang napapansin nyo na mas umaangat, dumadami yung sales nyo or kita, no? Comment down below if may mga negosyo kayo. Yung mga kita nyo, kumbaga parang yung kita nyo ngayong buwan, mas mataas kaysa dun sa kita nyo last month or last year, ganyan, or last quarter, ganyan. So, nakikita nyo na parang nag-i-improve, no, yung inyong mga sales, mga benta. Okay, so comment down below guys if naka-resonate kayo, mga kapiksi. For some of you, medyo mag-ano din kayo,
maging open-minded, no, sa mga opportunities na ino-offer sa inyo, kasi yung iba sa inyo may mga opportunities na dumadating pero medyo close-minded yung iba, kaya minsan nagkakaroon ng missed opportunities, kumbaga nandun na sana, binigay na sana ni universe, no, pinagkaloob na sana ni universe yung pinagdadasal mo, pero dahil hindi ka kumilos, hindi ka nag-take action dun sa certain na offer sa iyo, hindi mo alam na napamiss mo na, kumbaga na miss mo yung swerte sa buhay mo, mga kapiksi. Alright? For some of you guys, no, yung iba sa inyo talagang literal na umiiyak, nasasaktan dahil sa mga problema pinagdadaanan, pero sabi ko nga sa inyo guys, no, makaka-recover kayo, no? Makaka-recover kayo. At saka hindi lang kayo, basta makaka-recover, guys, no? Yung mga blessings ma-attract nyo sa buhay nyo, no? And magiging magaan, hindi lang kayo makaka-recover, kundi magiging magaan din, no? Yung pasok ng mga blessings sa buhay nyo. So, you have to start with gratitude, guys, no? I always remind you, guys, gratitude, appreciation, pagpapasalamat, thank you, no? Palagi mag-send out ng thank you kay universe para talagang maramdaman nyo yung blessings, and alisin nyo yung kare-reklamo, no? Baguhin na yung mga pag-uugali, mga kapiksi, kung nandun ka pa sa reklamo stage ng buhay mo, tanggalin mo na yun, kasi yun yung balakad sa swerte mo. So, matuto din kayo magbago. Kung gusto nyo magbago yung buhay nyo, unahin muna natin yung personality natin, mga kapiksi, no? Imbis na magreklamo tayo, magpasalamat tayo sa mga blessings na pinagkakaloob sa atin mula sa taas, mga kapiksi. And definitely, doon mo mararamdaman na unti-unting bumubukas yung mga pintuan ng blessings. Maraming opportunities, choices na ipagkakaloob sa inyo sa universe, mga kapiksi, okay? And mararamdaman nyo unti-unti, no? Makakita kayo ng maliliit na breach of incidents sa inyong reality ngayong April, na parang ano ba, sinasagot yung mga dasal nyo. So parang konti-konting evidence, mga kapiksi, maliliit na evidence. It means that the universe is working for your desires, okay? Sabi ko nga sa inyo, guys, pagdating sa manifestation, the universe always move people, things, events, situation sa paligid mo, even you, guys, okay? So, if feeling mo nagkakaroon ka ng inspired action, it's because the universe is pushing you to take that action para maabot mo yung desire mo sa buhay. And wag kayong susuko, don't give up, kasi makakamit nyo rin yung tagumpay sa buhay, mga kapiksi. So, to sum up, guys, yung inyong reading, meron kayong energy ng blessings, meron kayong energy ng manifestation and success, okay? So, and yung mga ano pala, sorry, yung mga dasal, no, na hinihiling nyo sa taas, no, ipagkakaloob yan. So, yan yung tawag dito, summary ng iyong money energy ngayong April, mga kapiksi. So, wag kayong wag sumuko, just persist, mga kapiksi, and focus on your desires. Eventually, makakita kayo ng evidences sa inyong pagtatagumpay. So, comment down below, Gemini, if naka-resonate kayo sa mga messages nyo. Dito sa cards na to, guys, ito yung mga manifesting techniques, okay? Shuffle natin siya. Tingnan natin kung ano yung mga techniques, advice sa'yo para ngayong buwan. Habang sinashuffle natin to, guys, naka-flash sa screen nyo yung ating paano mag-manifest ng abundance video course. It's a video course. It's a paid course, mga kapiksi. Ino-offer natin sa mga kapiksi natin na gustong yumaman, umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, maging successful, maswerte. Sa kanilang kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi, money in general, guys. Good news, kasi ngayong March, hanggang katapusan, ilang araw na lang, guys, no? Magbibigay ako ng one free pampaswerte subliminal sa lahat na mag-avail ng course. So, may course ka na, may libre ka pang subliminal. So, huwag na kayo magpahuli, guys, no? Mag-send lang ng email sa pinaypiksitayo@gmail.com. So, ito yung ating message. I-close up ko, guys, para mabasa nyo rin. Okay, so we have here the indulge message. Buy yourself a treat each week, even if it's very modest. Enjoy it as though it were the greatest gift you have ever received. The universe will then provide many more gifts for you to enjoy. So, eto mga kapiksi, no, parang every week or every payday sa iba,
kung kailan kayo nakakaluwag-luwag, i-treat nyo yung sarili nyo, okay? Kahit modest lang. Ibig sabihin ng modest, kahit mumurahin lang. Give yourself something na parang reward nyo sa sarili nyo because you deserve it, no? And kapag ginagawa nyo yan, mas lalo kayo namomotivate, mas lalo kayo na-inspire, mas lalo kayong magsisikap sa buhay nyo, and the universe will give you more rewards to enjoy, mga kapiksis. So, for example, yung ako, for example, yung sa sarili ko, no? Every week kasi ako nag-grocery. And every week, bumibili ako ng Magnum. Hindi siya sponsored, guys, ha. Pero, favorite ko kasi yung Magnum. So, marami siyang flavors. Ano siya? Chocolate na ice cream, diba? So, yun na yung pinaka-indulgement ko sa sarili ko. Hindi ko alam kung tama yung word na yun. Pero, yun na yung pinaka-treat or reward ko sa sarili ko. So, I give myself that reward kasi deserve ko yun, okay? Kasi ang sipag ko, everyday ako nagbibigay ng mga gabay sa inyo, diba? So, meron ng Facebook, may YouTube, may Instagram, lahat na, diba? Tapos sa YouTube, dalawang channel pa. So, reward ko yun sa sarili ko kasi masipag ako. So, kayo din ganun, guys, para ma-feel nyo na you deserve it, no? You deserve to enjoy yung pinaghihirapan nyo. So, wag nyong pagdamutan yung sarili nyo, mga kapiksi. Kahit anong klase na magpapasaya sa inyo, kung gusto nyo, Jollibee. Mababaw lang yung kaligayahan natin, mga Pinoy. Yung iba naman, mahilig sila sa mga material na bagay. Yung iba, no, they like spending on clothes, bags, shoes, and that's fine, mga kapiksi, as long as you can afford it, and as long as yung konsepto, no, ng rewarding yourself, yung feeling na nabigyan mo yung sarili mo because you deserve it, okay? Yun yung pinaka-goal natin, mga kapiksi. So, comment down below if nakaka-resonate ka. Comment down below if ginagawa mo yun, mga kapiksi, because you deserve it, guys. Alright? So, yan yung reading para sa inyo, Gemini. Comment down kung nakaka-resonate ka. Kung hindi kayo nakaka-resonate, try yung panoorin tong playlist na to. Hanapin nyo yung para sa career/pera, no? And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. And see you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.